Hello guys! Welcome back to my channel and again, this is Francis Glenfiddich and for today, pag-uusapan po natin ang aking mga sikreto. Yes, tama po ang inyong narinig ang aking mga sikreto kung paano ko nga po ba napapataba, napapahaba, at napapabulaklak ang aking mga halaman. Yes, huwag pong kung ano-ano ang pumapasok sa inyong mga isip. Alam ko naman po lahat tayo ay green-minded dahil lagi pong halaman ang ating iniisip. Tama po ba? Yes. So mga kaibigan, eto na po ang aking mga sikreto. Nasa inyo na pong harapan ang mga sikreto kung paano ko nga po ba naaalagaan ng husto ang aking mga halaman. Hindi lamang po dahil yan sa araw, dahil lang sa tubig. Meron po akong mga sikretong naririto sa aking harapan ngayon na talagang isa-isa ko nga naman pong i-discuss sa inyo. Pero bago po ang lahat, gusto ko po munang mag-shout out sa mga subscribers na talagang nga namang laging nanonood sa aking channel. And umpisahan ko na po ang aking pag-say hello to Miss Isbria. So si Miss Isbria, nagtatanong po siya kung okay lang po ba kung maulan na ng mga petunya. So, alam ko, nasagot ko na Isbria itong tanong mo na to sa comment section. And okay lang naman talaga na uulan na ng mga petunia. Ang problema nga lang is, nung naggumawa ako ng video about sa petunia ko na naulanan, nung gabi kasi na yon sobrang lakas ng ulan. So, akala ko kinabukasan, masisira na yung mga halaman ko dahil malakas yung ulan, malakas yung hangin. So, in-expect ko, on the next day, talagang totally wreck na yung garden namin. Pero luckily, nag-survive naman sila. Medyo kumuluntoy lang ng konti yung ibang bulaklak. Medyo may ibang na-damage. Pero so far, pakita ko sa video na ito. So ayan, kita naman na nag-survive pa rin naman sila. And today, maaraw. Kaya ayan, okay na okay sila. Tapos, eto pang isa. Ayan din. Okay naman sila. So, kaya wala rin ako masyadong problema today with them. Pero Isbria, just a piece of advice, kung halimbawa didiligan mo yung mga halaman ninyo, lalo na yung mga petunia mo, huwag mo na lang silang patamaan sa mga petals nila at sa mga mismong dahon nila. Kasi nabibigatan sila, alam mo naman na malambot lang din yung mga dahon at mga sanga ng petunia. So minsan, pag lalo na ginagamit mo yung hose sa pagdidilig, nadadamage din sila sa ganong paraan ng pagdidilig. So, I would suggest you na kung talagang gusto mong diligan yung mga halaman mo, yung mga, lalo na yung mga petunia mo, ang gawin mo is, idiretso mo na agad yung tubig dun sa lupa para hindi na talaga natatamaan ng tubig yung mga, ano, mga petunia mo. Lalo na kung gusto mong i-shape. Ayun din ang ginagawa ko. Gusto ko talaga sinishape ko rin yung pamumulaklak ng petunia ko para talagang nakikita mo na symmetrical ba yung sides ng mga halaman mo. And then, I would like to say hello also to Akisa87. So, si Akisa87, hello dyan. Sabi niya is, share ko naman daw yung secrets kung paano ko napapalago ng ganyan ng aking mga petunia. So, eto na nga po yung mga secrets na pag-uusapan natin ngayon, Akisa87. So, in a short while, tatalakay na po natin isa-isa itong mga fertilizers na ito. And then another one, I'd like to say hello kay Jumpscare Video. So, si Jumpscare Video, sabi niya, more videos pa raw po sa aking mga petunia. So, ayan na nga po, mag-share pa ako ulit ng mga video ng aking mga petunia. So, thank you very much sa mga subscribers at sa mga nagko-comment po sa aking channel. And please feel free to share, comment down below, and subscribe po yung mga hindi pa po nagsasubscribe sa aking channel. And finally, I would like to say my shout out to Miss Honeylyn. So, si Miss Honey po talaga yung nag-drag sa akin dito sa Petunia Group sa Facebook. Kaya naman na-discover ko po na marami rin po palang mga kabayan natin ang mahilig mag-alaga ng petunia dyan sa Pilipinas. Ayun, natuwa naman po ako dahil talaga namang na-share ko rin naman yung kaligayahan na nararamdaman ko sa pamumulaklak ng aking mga halaman. So, shout out to Miss Honeylyn. Hello, Miss Honey. I hope you are well today. So, guys, umpisahan na po natin. So, umpisahan natin dito kay Acticoat. So, ayan po si Acticoat. So, itong si Acticoat, talagang nung nakita ko, akala ko talaga pang roses lang siya. Pero nung napansin ko na roses and flowering plants, so itinaray ko na rin. Kasi dati, ang ginagamit kong fertilizer, wala siyang brand. Ano lang siya, yung parang nasa plastic, tapos basta na lang
nakalagay na fertilizer, ganun, walang brand, basta nakita mo lang transparent yung mga fertilizer. So, eto nung nakita ko itong si Acticoat, and medyo popular tong brand na Yates dito sa New Zealand. So, itinaray ko siya since, sabi, flowering plants eh. Flowering plants din naman ang aking mga petunia. So, sinubukan ko siya nung napansin ko na parang hindi masyadong effective yung unang fertilizer na mga ginagamit ko. So, nung napansin ko na talaga namang nag-bloom din talaga yung mga halaman ko after a month, talagang napansin ko na tumaba yung mga stem nila, tapos ang gaganda ng buka ng mga bulaklak, matataba yung mga dahon. So, itinuloy-tuloy ko na rin yung paggamit nito. Kaso lang, para sa akin, gusto ko pang mag-try ng iba pa. Alam niyo yun, syempre, minsan tayo guys, hindi tayo masyadong nakokontento pa. Ayaw natin na mag-settle pa kung ano pa yung meron tayo. Minsan gusto natin mag-experiment ba? Tama ba? Tama po, di ba? Nakaka-relate po kayo sa akin na minsan gusto natin mag-experiment, gusto natin i-try kung meron pang something outside, di ba? So, ayan po yung ginawa ko. Kaya naman na-discover ko po itong isa na to. So, ito naman po yung tinatawag na Nutricoat. So, etong Nutricoat, wala siyang masyadong nakalagay na content. Pero guys, sa video na to, ilalagay ko na rin yung screenshot ng mga nutrients na meron tong mga fertilizers na ito. So, etong Nutricoat, ang nakalagay dito, NPKTE. So, yung N as in nitrogen, P as in phosphorus, and K as in potassium. Tapos yung TE, alam ko yung TE, trace elements. So, yung nitrogen niya is 16, and yung phosphorus niya is 3.4, and yung potassium is 8. So, hindi ko alam kung ano yung perfect na balance para sa mga petunia. Pero guys, disclaimer lamang po ah, hindi po talaga ako expert sa paghahalaman. Ang sinishare ko po sa inyo is yung mga... Oh no! Pero guys, disclaimer lamang po, hindi po talaga ako expert sa paghahalaman. Kumbaga, sinishare ko lamang po sa inyo yung experience ko. Pero kung gagamit po kayo ng mga fertilizers, I would suggest you na sundin niyo po kung ano yung nakalagay muna sa instructions. Kasi mas maganda kung ako po sa inyo, sundin niyo po muna kung ano yung nakalagay na instructions dito sa mga fertilizers na to. Kasi baka may sisihin nyo ako pag namatay yung mga halaman ninyo, di ba? Wala akong sisihan ha. Nag-share lang ako ng experience. Joke lamang po. Iyon nga, sinishare ko lamang naman yung mga experience ko. Baka mamaya maging ganun din, successful din yung pag-aalaga ninyo ng petunia dahil din sa experience na na-share ko sa inyo. Dahil para sa akin, parang successful naman talaga din yung experience ko sa gamit tong mga fertilizers na ito. Pero guys, you have to keep in mind na marami naman talagang factors din ang nakaka-apekto sa halaman, hindi lang naman itong mga fertilizers na to. And katulad nga nung nasabi ko, isa na dyan yung sunlight, yung proper na pagtutubig sa mga halaman, and kahit yung hangin, naapektuhan din niya ng ang mga halaman ninyo. And of course, yung temperature din po, talagang malaking epekto rin po yan sa halaman ninyo. And guys, sabihin ko na din pala sa inyo, speaking of temperature, huwag po kayong maglalagay ng fertilizers kapag mainit masyado. Kasi pwede pong mamatay yung halaman ninyo kahit na nilalagay nyo sila ng pataba. May nabasa akong article sa internet na nag-iiba yung chemical reaction tsaka yung epekto ng mga fertilizers sa halaman kapag sobrang nainitan. So check nyo na lang po sa internet about this temperature bago kayo maglagay ng fertilizers din. Another secret I have here is this one po. Ayan. Itong Osmocoat. Itong Osmocoat is talagang para sa akin, ito na siguro yung all-in-one para sa mga halaman ko. Kasi based on my experience, parang 4 months na hindi ako gumamit ng fertilizers, ito lamang po. Talagang okay yung pagbubulaklak ng mga halaman ko. Talagang bongga pa rin, namumulaklak, maayos sila, yung dahon na walang parang nalalanta. Hindi ko sinasabi na hindi okay itong mga to ha. Pero so katulad nga ng sinabi ko guys, lagi akong nagtatry kung ano talaga yung pinaka-effective para sa mga halaman ko. And para sa akin talaga itong Osmocoat, ipopost ko kung ano yung mga nutrients na meron dito. So ayan guys, tignan nyo na lang po kung ano yung mga
elements na meron dito sa Osmocote. And kaya gustong-gusto ko rin po itong Osmocote na to. Ang sabi po dito sa nutrients guide nila is it's high in potassium. So, yung potassium napaka-importante po para sa pagbubulaklak ng halaman. And ang sabi rin dito, dahil sa high potassium siya, it maximizes the blooms din. And maliban doon, since summer na nga dito sa New Zealand, meron din itong tinatawag na unique wetting agent. So, itong wetting agent na may maintain niya yung moisture ng lupa, which is napaka-importante lalo na sa panahon ngayon. Katulad dyan, napaka-araw ngayon sa labas. And kaya masasabi ko na yung epekto ng wetting agent dun sa iba kong halaman na paggamitan ko nito, talagang yung effect ng wetting agent is nandoon talaga, guys. So guys, itong mga fertilizers na to, tinatawag silang mga slow release or yung iba tinatawag silang controlled release fertilizers. So, ano nga ba yung mga controlled release fertilizers? So, ayon kay Yates, ang ibig sabihin ng controlled release fertilizers, it is a special combination of advanced fertilizers technology that gives your plants an instant release of nutrients, then continues feeding up for up to 12 months. So, imagine nyo for 12 months, kahit na ito lang yung gamit ninyo, talaga nga namang bonggam-bongga pa rin yung mga halaman ninyo dahil meron pa rin silang pagkain. So, ito namang si Nutricoat. Nutricoat is an advanced controlled release fertilizers for feeding all types of indoor and outdoor potted plants and gardens. Pero nakalagay din po dito, ideal for vegetable, potted colors, bulbs, perennials, roses, trees, so kahit puno, shrubs. And it contains essential nutrients and micronutrients promoting strong roots, lush foliage, and prolific flowers. So, ayan naman po talaga, kaya naman talagang bumubongga rin yung halaman ko dahil dito. So, ito rin talaga yung ginagamit ko sa mga cuttings ko, lalo na yung mga nag-uumpisa ng tubuan ng ugat. Dahil, as what it says here, it has micronutrients promoting strong roots. So, importante yan para sa mga cuttings na nag-uumpisa pa lang na tubuan ng mga ugat-ugat. So guys, dito naman tayo kay Osmocote. So basahin natin kung ano yung sinasabi nila. So, grow gorgeous blooms and lush foliage on all your outdoor and indoor plants with Osmocote. The original controlled release plant food helps your pot plants flourish throughout their growth cycle by releasing all the vital nutrients they need when they need it most. The high potassium and low steady nitrogen formula stimulates flowering and maximizes blooms. Ay, ano daw? Parang di ko na-absorb. So yun, kaya naman nga po pala talagang namumulaklak ng husto yung aking mga petunia is talagang sinusuportahan nito yung pagbubloom ng mga bulaklak. So lahat naman po talaga sila is nagpo-promote ng rooting at saka yung pamumulaklak at saka pagpapataba ng halaman. Pero parang sa napansin ko, based sa kung ano yung nakalagay sa mga to, may kanya-kanya talaga silang parang specialization pa rin ba? Kung ano talaga yung tinututukan nila sa bawat stage ng growth ng mga halaman. And then, guys, finally, ito pa yung isa kong ginagamit. So, ito naman yung aking liquid fertilizers. So, siguro nagtataka na naman kayo bakit gumagamit na nga ako nito tapos may ganito pa. So, kasi guys, meron din akong nabasang libro about plants and sinasabi nila, particularly sa mga petunia, lalo na nakikita ninyo na kapag sobrang dami ng bulaklak nila, kailangan pa rin talaga nila ng support kasi baka mamaya hindi enough yung nailagay ninyong fertilizer sa halaman ninyo, lalo na namumulaklak yung mga halaman ninyo. And kapag namumulaklak nga pala yung mga petunias ninyo, talagang gutom sila sa pagkain. So, kailangan sinusuportahan nyo pa rin sila. Kaya, ito yung purpose nitong liquid plant food na to. So, itong liquid plant food na to, ginagamit ko siya every 2 weeks. Lalo na sa mga namumulaklak kong halaman. Pero yung mga halaman ko na mataba lang at hindi pa masyadong nabubulaklak, hindi ko muna sila ginagamitan ito. So, napaka-importante guys. Napansin ko rin talaga yung effect nito, lalo na sa mga hanging plants. Katulad din tong isang to. Meron akong mga hanging plants and napansin ko syempre pag dinidiligan mo sila, tumutulo lang yung mga tubig sa ilalim. And siguro kasabay na rin ang pagtulo ng mga tubig sa ilalim ng hang plants. Nasasama na rin yung mga nutrients na kailangan nila. So para sa akin, parang kailangan mo talagang gamitan din ng liquid plant food. At least ayun nga, every 2 weeks. Para nga naman talaga na masigurado ninyo na nakukuha talaga nila yung mga nutrients na kailangan nila.
And syempre, hindi naman po natin talaga makakalimutan etong maliit na ito. So, ito yung Ibadex. So, ito naman po yung rooting hormone na ginagamit ko sa mga cuttings ko. So, itong Ibadex, parang talagang napaka-effective niya talaga. Dahil in the past, meron akong na-try na liquid tsaka gel na rooting hormone. Pero itong Ibadex na powdered rooting hormone, iba. Iba talaga yung effect nito, guys. Talagang napansin ko na mas maraming nagsusurvive na mga cuttings ko kapag ito yung gamit ko. So, ano nga ba yung nakalagay dito sa Ibadex rooting hormone? So, according dito sa nakalagay sa lalagyanan niya, is meron siyang indole-3-butyric acid. So, hindi ko alam, guys, if I pronounced it correctly. I'm sorry kung mali-mali yung pagpapronounce ko. So, yung indole or indole-3? Indole. Indole-3-butyric acid. So, yun. Yun ang ingredients na nakalagay dito. And narinig ko na nga maraming beses, guys, yung butyric acid na yan na it's very essential para magkaroon ng roots yung mga cuttings ng halaman. So guys, paano ko nga ba ginagamit ng mga fertilizers na to? So bago ko maglagay ng halaman sa isang pot, ang ginagawa ko is nilalagyan ko na sila ng mga fertilizers sa ilalim para yung ugat pag tumama doon sa mga fertilizers, nag-uumpisa na siyang mag-absorb ng nutrients na kailangan nila. And maliban doon, kapag tinatabunan ko na ng lupa yung halaman na itinanim ko sa pot or sa miski sa ground, nilalagyan ko pa rin sila ng toppings ng mga fertilizers na to para pag binasa ko ng tubig yung mga fertilizers sa ibabaw ng halaman, na-absorb na rin ng halaman yung tubig na may kasamang nutrients from these fertilizers. Alright guys, so there you have it. So wala na nga po talaga akong maitatago sa inyo. Lahat ng aking sikreto is nalaman nyo na po. So eto talaga yung mga fertilizers na ginagamit ko para mapabongga ko ng husto yung blooms ng aking mga petunias. Pero like what I've said before, and I always want to keep repeating this advice na ang mga petunia gusto po talaga nila ng at least 6 to 8 hours ng sunlight. And kapag napapansin nyo na natutuyo na yung lupa nila, huwag nyo na pong antayin na kumuluntoy pa sila tsaka nyo lang sila didiligan. So, ang pag-aalaga ng halaman is kailangan talaga nagiging sensitive din tayo, di ba? Parang pag-aalaga ng anak yan, parang pagtrato ng kaibigan, kailangan sensitive tayo sa kung ano yung kailangan nila, di ba? So, ganun din tayo dapat, guys, sa ating mga halaman, maging sensitive tayo kung ano yung mga pangangailangan nila. And katulad nga ng ginawa ko, nagtry kung ano yung effective talaga para sa kanila. And wala akong itatapon sa mga to. Lahat sila effective. Pero parang sa napansin ko nga, kanya-kanya stage ng growth ng mga halaman, parang kanya-kanya rin yung pangangailangan nila. Alright guys, sana po marami po kayong natutunan sa araw na ito. And kung natuwa naman po kayo sa video na ito at kung marami po kayong natutunan, sana naman po is mag-subscribe na po kayo sa aking channel and feel free to share, like, and comment down below kung meron po kayong gustong pag-usapan pa natin para naman tuloy-tuloy po ang paggawa ko ng video at para naman mapasaya ko kayo at mapasaya ko rin ang inyong mga halaman. Alright guys, so thank you very much and see you on the next one. Bye for now!